Hanap niyo ba iba't ibang klaseng libro? Aba, dumayo na sa isang kakaibang bookstore sa Silang, Cavite. Ang mga libro dito pwedeng mabili ng per kilo. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. My Fiction, Pambata, Softbound o Hardbound. Kahit na anong klaseng libro, meron yan dito! At sa mga bibili, hindi na kada piraso, kundi per kilo! Ang pambihirang bookstore na ito, matatagpuan sa Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite. Dahil isa rin akong bookworm, abay hindi ko na pinalampas ang pagkakataong maka-score na mga magagandang babasahin for just 200 pesos per kilo. Tingnan nga natin kung saan aabot itong 200 pesos ko. Tingnan nyo ha, may hardbound book pa akong hawak. Ma'am, timbangin na natin. Okay lang po ba? Okay, you ready na? 200 pesos. So, meron akong 4 na libro. Pero alam nyo ba, mga kapatid, kahit nalagpas ng ilang guhit, pwede pa rin bilihin yan. Sa sobrang daming libro, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Mula sa mga nobela, autobiography ng mga sikat na tao, at mga libro na naging pelikula. Maraming customer dito, mga mommy at daddy na naghahanap ng books para sa kanilang mga anak. Kasi yung anak ko ay pinakahanap ko ng libro kasi meron siyang special condition, autism, ASD, na may learning disability. So, paborito niya ang libro bago matulog. Kaya, naghahanap talaga ako ng libro. Nakita ko per kilo. So, swak siya sa akin. Makakarami ako. Iba yung pag nagbasa ka ng libro compare sa tagtitingin ka lang ng gadget. There's a feel to it sa pages. Yung visual na ano, pati yung minsan yung smell ng libro, inaamoy rin naman niya. Kwento ng pamunuan ng Bookchigo. Ang pagbebenta nila ng mga libro per kilo ay paraan para mahikayat ang mga bata, pati na mga kids at heart, na patuloy na magbasa. Lalo na ngayong lunod na halos ang lahat sa gadgets. Kahit nga po ako napaisip noon, sabi ko, uso na ngayon ang mga gadget, YouTube. Sabi ko, parang hindi kiklik to. Nagulat na lang ako, mga ilang months, nagkiklik po siya. Marami pa rin bumibili kahit mga pre-loved o second-hand ang mga libro. Para sa mga customer, wala naman sa kondisyon ng mga libro ang halaga ng kanilang binibili, kundi sa aral, kwento at kakaibang karanasan na makukuha sa pagbabasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.